Nakabingwit nga mga idol yung Lakers ng halong mga veterano at medyo bata-batang mga player so far sa unang mga araw ng free agency. Syempre, madadagdagan pa yan pero bago nga yon ay pag-uusapan muna natin ang posibleng rotation nila para sa susunod na season. Ito ang kanilang lineup: Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Anthony Davis, Wayne Ellington, Mark Gasol, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, LeBron James, Malik Monk, Kendrick Nunn, at Russell Westbrook. Sa first five, dito ako medyo hindi sigurado. Bilang point guard, syempre, si Brody yan. Sa shooting guard, hindi ako tiyak kung si Ellington, Bazemore, Monk, o THT ba. Pero right now, ay si THT siguro muna ang nakikita kong starter sa Lakers. Oo, hindi pa develop ang kanyang shooting pero sinabi rin naman niya na ito ang kanyang hinahasa ngayong offseason. On paper, si THT ang starter para sa akin lang naman. As of this moment, nang paggawa ko ng video na ito ay available pa si na Avery Bradley at JJ Redick na maaaring gawing starter ng Lakers pero loaded na tong two-guard position nila so mukhang hindi na sila ukuha muli. Pero malay natin, di ba? Then syempre si LeBron bilang small forward, AD para sa power forward at sa lineup na ito, si Gasol ang sa tingin kong gagawing starter dahil may floor spacing siyang hatid na hindi maibibigay ni Dwight Howard. Pero yan yung parang traditional lineup ha. Posible ring maging starting five nila na si AD ang kanilang magiging starting center. So kung ganun, eh baka magkaroon ng starting position si Carmelo Anthony. Pero yun muna, stick muna tayo dito sa traditional. Punta naman tayo sa bench. Kahapon ay pipirma raw si Kendrick na ng 2-year deal sa Lakers so matik siya ang magiging backup point guard ni Brody off the bench. Bunot ko talaga si Patty Mills kaso wala, pinili yung Brooklyn eh. Okay na rin tong sinan, athletic at may tira din sa labas. Kaya nga first team all rookie to noong 2019 to 2020 season eh. Okay, para naman po sa backup shooting guard ay si Kent Bazemore. Sa tingin kasi ni Bazemore ay mas malaki ang role niya na makukuha dito sa Lakers kaysa sa Golden State kaya pinili niya ang LA kahit mas maliit ang sweldo. Matik defensive stopper din to sa mga opposing guards off the bench then syempre yung iba pang mga starters. Then sa small forward naman ay si Trevor Ariza. Power forward, Melo. Dahil sa kanyang katandaan, built na talaga ang kanyang laro bilang 4 at magiging matinik na floor spacer to. Para sa akin, swak sana si Rudy Gay sa pwesto na ito. Kaso, nabingwit na ng Jazz. Then syempre, para sa center ay si Dwight Howard. Tapos mayroon ka pang ibang mga bench players na sina Wayne Ellington, Malik Monk at yung dalawang two-way contract players nila na sina Joel Ayayi at Austin Reeves. Itong apat na players na to ay mga dos din so feeling ko talaga hindi na sila kukuha para ng shooting guard na free agent. Tapos syempre, yung iba pang mga signings na hinaharap. Overall mga idol, masasabi ko na stack team tong binubuo ng Lakers. Mga tatlo pa na players ang kulang at lalo lang lalalim ang kanilang lineup. Yun nga lang ay obvious na ang mga players ay may katandaan na talaga. Majority sa mga players na ito ay 32 years old pataas na. Medyo naiintriga ako kay Malik Monk. Combo guard kasi siya na parang si THT pero pinakakilala siya sa kanyang outside shooting. Maaring mag-shift sa point guard at shooting guard tong si Monk kung kinakailangan at magandang bagay din tong kanyang versatility para sa Lakers. To fill out the roster, sa tingin ko ay kukuha ang Lakers ng isang swingman o player na maaaring maglaro ng 4 o 3 kung kinakailangan. Kung yun nga po ang hinahanap nila ay available pa sina Justice Winslow at Stanley Johnson and andyan din naman si James Ennis at Andre Iguodala. Baka maghanap din ang Lakers ng isa pong point guard at ang options na gusto ko rin dito ay sina Dennis Smith Jr. o Reggie Jackson pero sobrang labo na nito. Tapos sa tingin ko ay bibigyan na nila ng regular na kontrata si Devontae Kaycock na ngayon ay naglalaro sa Summer League para sa Lakers. Thoughts ko lang to mga idol ha, pero kayo ba? Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.